Part 8. Kukurap-kurap na inilibot ni Lizelle ang kanyang paningin sa paligid. Medyo napangiwi pa siya nang kumirot ang kanyang sugat nang pilitin niyang abutin ang asawang natutulog sa tabi niya habang nakasubsob ang mukha sa dalawang braso nito. Aktong gigisingin ng isang bantay si Chris pero inilingan niya kaya nanahimik na lang ito at bumalik sa pwesto nito. Bahagya niyang hinaplos ang buhok nito at ingat na huwag itong magising sa ginagawa niyang paghaplos. Alam niyang palagi itong puyat dahil sa pagbabantay sa kanya. Ganon din ang mga kaibigan niya na lihim niyang pinasasalamatan dahil hindi siya pinabayaan ng mga ito, bagay na ginawa ng kanyang pamilya. Bahagya niyang itinigil ang ginagawa ng gumalaw si Chris at umayos ng upo. At pagkuway muling pumikit, "Cupcake!" Rinig niyang sambit ni Chris na ikinangiti naman niya. "I'm here, Cupcake. Magpahinga ka ng mabuti. Mahal kita." Saad niya kahit na hirap siyang magsalita sa kabila ng mga nakakabit sa kanya mga medical equipments. Nag-angat ito ng mukha at kumurap-kurap bago siya tiningnan ng maigi. "Cupcake, gising ka na?" Hindi makapaniwalang tanong nito na pinisil pa ang sariling mukha at nang masaktan ay ngumiti ito sa kanya at agad siyang ginawaran ng halik sa noo. Tumango siya dito at saka ngumiti habang ito naman ay naupo sa tabi niya sa gilid ng kama. "Ang tagal ng tulog mo. Akala ko nga hindi ka nagigising pa." Malungkot nitong sambit saka kinuha ang kanyang isang kamay at hinalikan. "Ilang araw lang naman akong nakatulog eh. Ang OA mo naman, Cupcake ko." Sagot niya dito kahit na namamaos pa. Kumunot ang noon nito at diretsyong tumingin sa kanya. "Dalawang linggo ka nang natutulog dito, Cupcake. Akala ko eh nakomatose ka dahil hindi ka gumigising. But I'm glad because you're awake. Kamusta ng pakiramdam mo? May masakit ba? Nagugutom ka ba?" Sunod-sunod nitong tanong sa kanya na mabilis niyang inilingan. "Pero ang pagkakatanda ko eh, ilang araw lang akong natulog. Parang ang kahapon lang eh. At isa pa, I'm not hungry, Cupcake. Ikaw ang dapat kong tinatanong kung kumain ka na ba. May eye bags ka na oh. Muwi ka kaya muna para makatulog ka ng maayos. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Hindi kita maaasikaso kapag nagkataon." "I'm okay, Cupcake. I can't leave you alone dahil hindi pa nahuhuli si Badet. Baka balikan ka niya dito at gawan ka ng masama. Pwede naman akong matulog dito kasama mo. May extra bed naman eh. Ayun oh." Itinuro nito sa kanya ang isang kama na hindi kalayuan sa kama niya. Bumuntong hininga siya at saka pilit na ngumiti dito. "I love you." Sambit nito sa kanya na ikinangiti niya. Pakiramdam niya ay lumukso sa tuwa ang puso niya nang marinig ang sinabi nito. "I love you more." Sagot niya dito saka inabot ang kamay nito at pinagsalikop ang kanilang mga palad. "Take a rest para mabilis kang gumaling at nang makapagbakasyon tayo sa mga paborito mong lugar." "Talaga, Cupcake? Pupunta tayo sa Iceland, sa Korea, at saka sa Canada? Pati na rin sa Japan?" Sunod-sunod niyang tanong dito. Bigla kasi siyang nakaramdam ng excitement nang banggitin nito ang tungkol sa bakasyon nila. "Aha, wherever you want, my Cupcake. Pero magpahinga ka muna para mabilis kang gumaling at nang magawa na natin ang mga gusto mong gawin at puntahan." Saad nito bago bumaba sa kama at inayos ang kumot niya. "Okay, Cupcake ko, ikaw din. Magpahinga ka ng mabuti para hindi ka na mukhang zombie." "Opo, kamahalan. Kung anong gusto mo ay siyang masusunod. Pero bago ako magpahinga ay dapat ikaw munang maunang matulog. Okay ba yon?" Tumango siya dito at saka ngumiti bago siya pumikit. Habang nakapikit ay pinakikiramdaman niya ito. Nang akala siguro nito ay tulog na siya, ay saka naman ito naglakad palayo sa kanyang kinahihigaan at siguro ay lumapit sa isa pang kama. Pagkuway iminulat niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang asawang nakahiga sa kabilang kama na mahimbing na natutulog. Hindi niya tuloy maiwasang hindi maawa sa asawa. Napuyat ito ng husto dahil sa kanya. Bumuntong hininga siya at saka pumikit. Pagkuway muling nagmulat ng mata at muling sumulyap sa asawang mahimbing na natutulog. "I miss you, Cupcake ko." Bulong niya bago siya nagpa siyang matulog. "Damn it! Kailan ba matutuluyan ang babaeng yon?" Sigaw ni Badet habang paikot-ikot sa sala. Habang panay ang buga ng usok galing sa isang sigarilyo na hawak nito. "Calm down.
Walang mangyayari kung puro init ng ulong paiiralin mo. Saad ng kanyang kaibigan na siyang inutusan niyang pumunta sa ospital para turukan ng lason si Lizelle. How can I calm down, Beatrice? Hanggang ngayon ay buhay pa rin ang babaeng yon, habang nagpapakasasa sa atensyon at pagmamahal ni Chris. Akin lang dapat si Chris at hindi sa kanya. Kami ang bagay na mag-asawa at hindi silang dalawa. Puno ng galit na sambit niya bago muling humithit sa hawak nitong sigarilyo. So anong plano mo? At paano na si Rod? Di ba hawak siya ng mga kaibigan ni Chris? Naupo siya sa katapat nitong sofa at saka inilagay sa ashtray ang upos na sigarilyo. That idiot man! Bahala siya sa buhay niya! Kung hindi ba naman siya tatanga-tanga at nagpahuli sa mga tauhan ni Chris, he deserves it! Sagot niya dito, saka tumayo at lumapit sa isang wine rack at kumuha ng isang mamahaling alak. Naiiling namang bumuntong hininga si Beatrice sa kanya at saka kinuha ang phone sa handbag na dala nito. Sinong tatawagan mo? Mabilis niyang tanong dito nang marinig niya na may kausap ito sa kabilang linya. Business associate, bakit? Sagot nito sa kanya habang nakakunot ang noo. Nothing. Want some wine? Alok niya dito na tinanguan naman ito habang may kausap pa rin sa kabilang linya. Hindi tuloy niya maiwasang hindi ito pagdudahan. Lalo na at may ugali ito na lingid sa kaalaman ng mga nakararami. I won't betray you. Don't worry. Sagot nito sa kanya na tila alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Good to know. Here's your wine. Inilapag niya sa harapan nito ang isang wine glass. At saka naupo sa isang sofa. Tiningnan lang niya ito at pagkuway pinatay na ang cellphone na hawak nito kani-kanina lang. Tastes good. Old but gold. Marami ka bang stocks ng wine na ito? Tanong nito sa kanya. Of course! Ako pa ba? Sagot niya dito sabay tayo at saka lumapit sa isa pang wine rack at kumuha doon ang kaparehong alak. Oh heto, it's your free wine at makakareceive ka pa ng iba't ibang wine kung tutulungan mo ako sa mga plano ko laban sa Lizelle na yon. Alam niyang hindi nito kayang tumanggi kapag alak na ang pinag-uusapan. Isa kasi itong wine lover. Deal! Basta different wine ang ibibigay mo sa akin eh. Saad nito, sabay simsim sa wine glass nito. Lihim naman siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Wala talaga itong kawala sa kanya dahil alam niya ang mga kahinaan nito. Cheers! Itinaas niya ang hawak na wine glass at hinintay na makipag-cheers ito sa kanya na hindi naman niya ikinabigo. Cheers! Sambit nito, sabay untog ng hawak nitong wine glass sa wine glass niya. Pagkatapos ng kanilang inuman ay nagpaalam na ito sa kanya na babalik na daw ito sa opisina nito. Malamang ay tumakas na naman ito sa boss nitong patay na patay sa kaibigan niya. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay muli siyang nagsali ng wine at inisang lagok bago niya kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. 2 weeks later, masiglang bumaba ng sasakyan si Lizelle, bagay na ikinailing naman ang kanyang asawa habang nakaalalay sa kanya. Cupcake, be careful! Gusto mo bang bumukay ang tahi mo? Kapag dumugo ulit yan ay hindi talaga tayo tutuloy sa bakasyon natin. Mabilis niya itong hinalikan sa labi, bagay na alam niyang magpapatahimik dito. Malaki ang ngiti na pumasok siya sa loob ng bahay nila nang makitang natigilan si Chris. Cupcake, humanda ka sa akin. Tinitrigger mo na ang pananabi ko sa'yo ha? Walang sisihan. Sa halip na kabahan at mabilis na lumayo dito, ay nginitian lang niya ito ng nakakaakit. Mukha ngang mapapalaban ako nito ah. Sambit niya habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Bahagya siyang nagulat nang bigla na lang siyang umangat sa sahig. You're mine, the whole night. Bulong sa kanyang tenga ng kanyang asawa na mabilis umakyat sa hagdan patungo sa kwarto nila. Tigang lang ang peg ng cupcake ko? Biro niya dito sabay ngiti. Oo, matagal kasing nasa ospital ang asawa kong maganda eh. Ready for 5 rounds? Nagulat siya nang ihiga siya nito sa kama. Wait! Pigil niya dito ng akmang maguhubad dito sa harapan niya. Why? Tanong nito sa kanya na ikinangiti niya. Eh kasi baka bumukang sugat ko at dumugo ulit. Pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-make love? Isa pa. May dalaw ako. Kakamot-kamot sa ulong sagot niya dito. Lumapit ito sa kanya, saka siya hinalikan sa labi. Pagkuway ngumiti ito sa kanya. Okay cupcake, I can wait naman. Sige na magsha-shower muna ako. Love you, Mrs. Villarde. Sambit nito bago siya iniwan na nakangiti. I love you too, Mr. Villarde. Sagot niya dito bago sumunod sa loob ng shower. Bro, look at your wife.
Parang hindi siya nabarileno. Bahagyang tumingin si Chris sa katabing kaibigan na si Josh habang nakatingin sa tatlong magkakaibigan na sin Annie, Nadia at Lizelle na kinukulit si AZ. Yeah, mabuti nga at hindi siya napuruhan ng bala. Sagot niya dito, saka muling tumingin sa kinaroroonan ng magkakaibigan. Nag-decide kasi silang magbakasyon sa isang farm para na rin ma-relax si Lizelle at maiwasan ang pag-iisip nito ng husto. Ngumiti siya nang makitang papalapit sa kinaroroonan nila ang asawa na hindi maipintang mukha. Kanina lang ay kaayos-ayos na kinukulot nitong inaanak. Tapos bigla na lang itong busangot na lalapit sa kanila. What's wrong, Cupcake? Bakit ka nakabusangot? Inasar ka ba ng mga kaibigan mo? Sunod-sunod niyang tanong dito na mabilis nitong inilingan. I want that! Bahagya siyang lumingon sa itinuro nito at nakita niya ang isang punong mangga na hitik sa bunga. Pero all green pala lahat. Okay, ikukuha kita. Ilan bang gusto ng mahal ko? Tanong niya dito saka ito inakbayan. I want 3 pieces only. Bigla siyang napakamot sa batok at tumingin kay Josh na natatawa lang habang umiinom ng fresh orange juice. Okay, Cupcake. Hintayin mo ako dito ha. Ikukuha kita ng mangga. Pakibilisan na. Sagot nito sa kanya. Sige kamahalan, masusunod po. Biro niya dito bago nagmamadaling lumayo. Nang makalapit siya sa puno ng manggay, sinipat-sipat niya muna ito at naghahanap ng pwedeng akyatan. Napapakamot siyang tumingin sa asawa na nakapamewang sa hindi kalayuan habang natatawa naman sina Josh na katabi na sa upuan ng asawang buntis. Cupcake, bilisan mo na, naiinip na ako! Sigaw sa kanya ni Lizelle. Oo na! Ganting sigaw niya dito saka bumuwelo sa pag-akyat sa isang sanga ng punong mangga. Pero nakakailang attempt na siya na umakyat pero bigo siya. Nagulat pa siya nang biglang sumulpot sa likuran niya ang kanyang asawa na halos mag-iisang linya na ang mga kilay sa sobrang pagkakakunot ng noon nito. Anong ginagawa mo, Mr. Villarde? Tanong sa kanya ni Lizelle. Sinusubukang umakyat sa puno, Cupcake. Why? Balik na tanong niya dito habang sinusubukang umakyat. Obviously, hindi mo kayang umakyat dyan. Halata namang hindi ka marunong umakyat sa puno eh. Tabi nga dyan. Bahagya siyang umisod sa gilid ng puno at saka sinundan ang tingin ng kanyang asawa na lumigid sa puno at pagbalik ay may hila ng hagdan. Where did you get that? Turo niya sa hagdang iniayos nito sa pagkakasandal sa isang sanga ng puno ng mangga. Over there! Hindi mo kasi ginagamit ang mga mata mo eh. O ayan, umakyat ka na. Utos nito sa kanya. Nangangatog ang mga tuhod na umakyat siya sa hagdan. Naririnig naman niya ang tawanan ng kanilang mga kaibigan na tila nag-e-enjoy sa nakikita. Go Chris! Kaya mo yan! Sigaw ni Nadia at Annie habang tila naiinip naman na nakatingin sa kanya si Lizelle. Bago pa man siya bugahan ng apoy ng kanyang Amazonang asawa, ay mabilis na siyang umakyat at naghanap ng mangga na katamtaman lang ang laki. Okay na bang mga ito? Turo niya sa isang kumpol ng mangga sa may ulunan niya. Okay na yan, basta 3 lang ang pitasin mo ah. Bili nito sa kanya. Cupcake, ano yan, I love you? Biro niya dito. Pero pumulot lang ito ng maliit na bato at saka ibinato sa kanya. Ouch! Cupcake, tinamaan ako. Aray! Kunwari nasaktan siya nang tamaan siya ng bato sa may dibdib. Cupcake, are you okay? Nasaktan ka ba? Bumaba ka na nga dito para matingnan ko kung pumasa. Pinitas muna niya ang 3 mangga bago siya bumaba habang pigil ang tawa. Nang makababa siya ay agad itong lumapit sa kanya at saka ipinahubad ang suot niyang kamiseta. Wala namang pasa eh, niluloko mo ba ako? Tanong nito sa kanya habang sinisipat ang kanyang katawan na tinamaan ng bato. Just kidding, enjoy the view, Cupcake. Natatawa niyang iniabot dito ang mangga ng aktong bibigwasan siya nito. Here's your mango, with the meaning of I love you. Corny mo, Cupcake. Isuot mo na nga ang kamiseta mo. Masyadong nakaka-attract. Talaga? Naa-attract ka sa katawan ko? Sa halip na sumagot ay, naglakad ito palayo sa kanya habang may kung anong ibinubulong. Cupcake, wait! Sambit niya habang mabilis na lumapit dito. Here, cut it into 4 pieces. Maangsyang tumingin sa asawa nang iabot nito sa kanya ang isang mangga, pati na rin ang isang kitchen knife na inagaw nito kay Nadia na nakakunot ang noo. Cupcake, I think imposible ang gusto mong mangyari.
Matigas na ang buto nito kasi magulang na. Cut it na! Nanggigigil na utos nito sa kanya, kaya napatingin siya sa kanilang mga kaibigan na nagsanyasa ng go. Wala na siyang nagawa kundi gawin ang gusto nito. Pero nakailang try na siya pero wala namang nangyari. Buo pa rin ang mangga. Bahagya siyang sumulyap sa asawang halos maiyak na habang titig na titig sa mangga na hindi niya mahati-hati. Let me bro, aluin mo ang asawa mo, mukhang maiiyak na oh. Sambit ni Gerard na bigla nilang sumulpot sa tabi niya. Ibinigay niya dito ang kitchen knife at saka nilapitan ng kanyang asawa na masama ang tingin sa kanya. Cupcake, ano ba nangyayari sa'yo? It's just a mango. You don't need to cry. Tingnan mo oh, hinahati na ni Gerard para sa'yo. So stop crying na. Lalo lang siyang sinamaan nito ng tingin dahil sa sinabi niya. Alam mo Chris, ganyan din ako nung naglilihi ako kay Easy nung nasa Italy pa kami. Naglilihi? Mukha bang naglilihi ang asawa kong yan? Nguso niya sa kanyang asawa na halatang inis na inis habang nakatitig sa mangga na halos ay magkandadurog-durog na pero hindi pa rin nahahati sa apat. I think she's pregnant. Hindi aakto ang isang babae ng ganyan kung hindi siya buntis. Buntis? Ang asawa ko? Malakas niyang tanong kay Annie. Naikinalingon sa kanilang dalawa ng kanilang mga asawa at nina Gerard at Nadia. Piti mo na din para sigurado. Minsan false alarm lang para hindi ka masyadong umasa. May pangpiti ka bang extra dyan? Tanong niya dito na tinanguan naman ito. Oo, mamaya ibibigay ko sa iyo kapag umakyat na tayo sa rest house. Sagot nito sa kanya na nginitian naman niya, sabay tingin sa kanyang asawa. Na malaki ang ngiti habang hawak ang platong naglalaman ng durug-durug na mangga. Lumapit ito sa kanya, saka ibinigay sa kanya ang plato. Nagtataka siyang tumingin dito habang hawak-hawak ang ibinigay nito sa kanya. Cupcake! Tikman mo oh! Masarap yan! Sambit nito sa kanya na mabilis niyang inilingan. Ikaw na lang cupcake, busog pa ako eh. Sagot niya dito saka inilapag sa mesa ang plato. I hate you cupcake! Sigaw nito sa kanya. Sabay kuha ng plato at padabog na umalis sa harapan nila. Chris! Sita sa kanya ni na Annie at Nadia. Okay, susundan ko na. Ano bang nangyayari sa asawa ko? Ay! Sambit niya habang naglalakad at sinusundan si Lizelle na dala-dala ang plato. Cupcake! Wait! Oo na, kinakakainin ko na yan. Huwag ka nang magalit sa akin. Sambit niya nang makalapit siya dito. Hindi mo na ako mahal, kaya ayaw mong gawin ang gusto ko. No wife, that's not true. Kasi naman ang weird na ipinapagawa mo sa akin. But I'm sorry kung na-disappoint kita. Give that to me. Kakainin ko na para lang sa'yo. Iniabot nito sa kanya ang plato na tinanggap naman niya ng nakangiti. Kung ang pagkain ba ng hilaw na mangga ang magpapasaya dito, then gagawin niya. Ayaw naman niyang ipaglihi sa sama ng loob ang panganay nila. Kung totoo man ang sinasabi ni Annie na buntis ang asawa niya. Hinila niya ito paupo sa isang batong malapad at saka pinaupo doon. Wife, you know how much I love you. Kaya gagawin ko to para sa'yo. Pero sana naman ay wala nang next time, okay? Thank you, cupcake. I will try. Sorry kung pinipilit ko ang gusto ko. Hindi ko rin kasi maintindihan ang sarili ko eh. I love you so much. Saad nito sa kanya kung ganito ba naman ito palaging kasweet. Then kahit pa kumain siya ng maraming mangga ay okay lang sa kanya. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa sobrang asim ng mangga. Pero pilit siyang umiti habang nakatingin sa kanyang asawa. Hindi niya gustong makita itong malungkot dahil sa kanya. Maasim ba? Tanong nito sa kanya na nginitian lang niya. Here, dip mo dito para mawala ang asim. Iniabot nito sa kanya ang isang lalagyang maliit na nasa plastic cup na may laman na may natamis na bagoong na may kasamang sili. Kinuha niya yon at sinunod ang sinabi nito. Napapangiti siyang tumango habang ninanamnam ang asim at tamis na may kaunting anghang ng kinakain niya. Sarap nga cupcake, try mo din! Saad niya dito saka ito sinubuan ng mangga na may bagoong na agad namang kinain nito. Nang ngumiti ito sa kanya ay pakiramdam niya ay ang saya-saya niya dahil nagagawa niya ang gusto nito na kahit na napipilitan lang siya.